yet now, henceforth, know we him no more. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled. Bye-bye. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita niyo muli. Chapter nito, Lord, I pray na maaral namin, Panginoon. Sabi niyo po kanina na love constrain. Nagko-constrain sa amin, Panginoon. So, maintindihan po namin. Ibig sabihin nito, especially sa aming paglilingkod, na minsan hindi madali. Iba ngayon na experience na rin yan. So, I pray na matutunan namin ang mensaheng ngayong hapon, Panginoon. Kaya pong magmuna sa inyong lingkod, bawat isa, Panginoon. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Okay. Ako po na po. Ba, dami mo ng points, ha? Abos ba? Dami, no? Sana lang, ito. Okay, maganda ka po muli sa lahat. Title po nito is The Love of Christ Constraining Us. Okay, pwedeng ganun. Or pwedeng the Constraining Love of Christ. So, sino nakakaalam ng ibig sabihin ng word na constrain? Constrain. Sino naka-constrain ngayon? Ano yung constrain? Hindi alam. Parang, alam mo constrain? Sa aming mga programmer, alam namin yan kasi yung mga database, merong ano dyan eh. Tinatawag na tawag nila, identity constraint ba yun ba? Parang kinokontrol, siyong sabi? Ayan, kinokontrol, di ba? So, technical muna tayo sa database nga. Merong, pag di-define ka kasi doon, di pwedeng hindi pasukan yun ng data, for example. Pag sinabing dapat meron to, di pwedeng null, for example. Dapat meron. So, kinokontrol yung action ng nag-i-input doon sa database, kung ganyan. So, pwede din namang constraint, parang kinokontrol or parang pinipigilan naman. Diba? Tingnan nyo. O pinipilit. Yan. Yan ang term dyan eh. Tingnan natin yung Tagalog. Sa 14, no? O pinipilit. Yan ang alam ko dyan eh. Tingnan natin ha. Ano to? Pumipilit. O yan. Pumipilit. So, sa Tagalog, tingnan natin sa... So, ang tanong, pinipilit ba tayo ni Jesus? Sagot. Yes or no? Depende. Oh, tama. Pero in a way, hindi. Di ba? In a way, oo. Pero, yan ang pag-aating ngayong hapon. Kasi kung ano nyo po yung ating context, yan, to force or impose stricture, restriction or limitation. So, parang gano'n, pinipilit ka. O hanggang dito ka lang, ha? Okay, na, sinaraduhan yung gate. Hanggang dito ka lang, constrained ka na lumakad, kung anong gusto mo, matulog, dito ka lang sa lugar na to. Ang sabihin ng constrained. Compress, binabakurang, confine. Okay, dito ka lang, hold back. Okay. By force, hindi basta, no. So ngayon, ano yung sinasabi ng, sabi ng Panginoon? By faith yan, diba, yung kaligtasan. At ganun din, by grace, and then, pati yung paglilingkod mo, by grace din yan eh. So, anong sabihin ngayon yung kilo ko? Si mamaya, punta natin yan. So, dyan sa verse 1 muna. So, pero, alala niyo yung title natin last week? Sinong magaling, nakakalala? Ha? Sa ano ata yun? Ito, Eternal Weight of Glory. Na? So, tinutukoy kasi dito, ang maganda kay Paul, lahat kasi yan inuugnay niya sa spiritual. Yun naman talaga dapat. Kanina lang, mag-iisip ko kanina. Yun kasi ibang tao na higing materialistic minsan. Katulad niya yan, sa JJX na yan. So maganda eh, di ba? Masaya. Kasi parang may place, ganyan-ganyan. Pero pag na masyado kang na, ano dyan, na constraint tuloy, parang na-attach.
Pag ang church sa'yo ay puro pagalingan, paramihan, para may popost mo sa Facebook. Actually, sa Facebook nga, pag ano yung nakapost dyan, minsan baligtad eh. Na pag pinost niya, maganda siya, hindi maganda yun. Pag pinost niya, mayaman siya, hindi mayaman yun. Pag pinost niya, oh, kasi puro pakitang tao. Hindi lahat ha, pero marami dun. So, hindi tayo ganun. So, lalo sa church, sa gawain ng Diyos, hindi tayo ganun. Sa church, ang galing mo, napaka-spiritual mo. Sa personal mong buhay, hindi na. So, hindi natin gusto mangyari yun. Kaya, eh, sa chapter 4, yung tinutukoy doon kasi, sa ano yun, yung mga makalangit na bagay. May naalala nyo last week. So, ang pinakamabigat, dapat sa atin, yung na-accomplish natin spiritual. Hindi yung pogi ka dito, sikat ka dito, bandang huli, sa impyerno ka pala. Anong silbi nun? Okay? Kaya yung isa napansin ko sa inyo, ito, sabihin ko sa inyo, napansin ko sa iba. Medyo itataas lang natin yung standard natin kasi salamat at umaatin, ganyan-ganyan. Kita mo yung mga hindi interesado eh. Nabanggit kanina sa prayer, hindi interesado. Minsan, nag-pre-preach siya dito, hindi pa rin interesado. Yung iba may gustong gawin, may ibang gustong kausapin. Okay? May gustong isipin. Okay? So, ba't ganun? So, kasi nga, may kailangan tayong adjust sa buhay natin. Ngayon, yung mga bata, huwag yung gayaan yung bata. Eh, bata yan, naalala yan pala kasi. Nasanay natin sila sa salita ng Diyos, sa church din. Church setting. Dapat di tayo, ano doon. Kaya last week, ang pinaka sinasabi doon ni Paul, naka-focus siya, binanggit niya nga yung kanya mga pinagdaanan, tapos bandang huli, sinabi niya, light affliction lang yun. So, bali wala sa kanya kasi tinutupad niya yung gawain ng Diyos. So, dapat ganun tayo. Mabigat para sa atin yung gawain ng Diyos, sa salita ng Diyos, at yung mga ina-accomplish natin sa gawain ng Diyos. Itindihan niyo ba yun? Sa ibang bagay nga daw, kaya dyan, pag makailang kasi may mga balitaan ako sa inyo na yun nga baka natitisod kayo dun sa iba na kasi meron daw bagong baptist dyan na parang di baptist dyan malapit sa atin kasi dyan nga huwag kayong focus dun na yung iba naman so OA naman sobrang naman parang gusto nyo agad siraan huwag nyo agad hanapan ng kasiraan okay. Kung may nag-church yung dati dito dun na sila. Ang wish natin sa kanila, panalam, maging maayos sila. Kung di nila kaya dito, yung standard natin, di kayang abutin. E di kahit paano doon, di ba? Pray rin natin sila. Amen. Huwag tayong mag-focus doon sa mababaw na kahulugan ng church pa sa iba. Lagi tayong nakafocus sa langit, tsaka sa mga bagay ng Panginoon. Kaya dito ngayon sa chapter 5, isa-isay natin, ha? Kaya sabi dito, patuloy lang po ito eh. No? Kaya sabi niya, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God and house not made with hands eternal in the heavens. So, isa-isay natin, ha? So, meron daw tayong bahay. Sino may bahay dito? Ingat, ingat natin sa JGX, parang dahil naluma agad, di ba? So, bahay, matagal na rin daw pala yun. Alam, 15 years na yun eh. Ang ganun eh. Tagal na rin pala. Itong sa atin, medyo matagal na rin to. Kahit paano, matibay, no? Pero kahit ang tibay niya, may sira din yan eh. Alam nyo ba yun? Pero actually, yung house na tinutukol dito, hindi po bahay na bahay. Kung alam nyo na yung turo dito, na-preach ko na to eh, tsaka yung chapter 4 eh. Sa amin dati. Ang sinasabi pong house dyan at tabernacle dyan is yung katawan natin. Okay? Tandaan niya. Ulitin natin, ha? For we know that if our earthly house of this tabernacle will dissolve. So, kasi may sira. So, okay lang daw. Bakit? Kasi meron naman akong building. So, kahit na house, ngayon naging building of God and house. House din. Kaso, not made with hands, eternal in the heavens. So, hindi yan nasusunog, hindi yan nalilindol. Hindi ano, ipilayan, hindi, wala na. Okay? So, yun po yung ating tawag dito, glorified body. At actually, pati kasama na yung langit, kasama na yung mga eternal rewards na iipon natin doon.
Okay, and then kaya, for in this, we groan. Ano yung groan? Ang naano din natin last time, ibig sabihin, umuungol, pero hindi yung ungol ng sakit ha. Pero parang ganun, ibig sabihin, gustong-gusto mo na doon. Eh, yung mga oldies daw, sabi nila, ikaw ba din, gusto mo na ba sa langit? Hindi mo naman. Hindi kasi nabing ano, pero minsan kasi nga, pag minsan nakakatakot yung mga nangyayari sa atin dito, yung 666 na yan, parang mangyayari na. Tapos nakikita na natin kung paano nila sineset up yan, di ba? Eh, hindi nga kapanipaniwala, yung sa mall lang, nire-restrict tayo. Bawal ka pumasok, sir. Dahil hindi ka bakunado. Bakit mo pinipilit? Hindi na pinipilit, sir. Hindi naman pinipilit. Pero hindi ka pwedeng pumasok dito pag wala kang gano'n. Hindi pinipilit yan. Pag wala ka yan, hindi ka mapasok sa trabaho. Wala kang sweldo. Hindi pinilit mo din. So, paano nangyari yun? So, paano na-imagine mo na fast forward in the future? Grabe yung mangyayari sa atin. Kung sino nga abutan yan. At pero kaya pinag-usapan natin ngayon, dapat di tayo magulat, di rin tayo matakot. Kasi pinanggalingan na ng Panginoon yan. Dito pamaya, si Jesus na yung pinakaano dito eh. Example. Okay? Actually, last chapter din, di ba? So yan. So, kung tayo mamatay, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, meron ka namang mas magandang katawan, no? Yung glorified body. Sabi diyan, we groan earnestly desiring to be clothed, okay? Upon with our house which is from heaven. Sa Tagalog, meron daw tayong, sabi natin, ano, armor, meron. So, meron na nakahanda doon. Pag namatay ka, bibigay sa iyo, ayaw mo pa ba yun? So, dapat gusto mo yun. Gusto, hindi ka natakot, at least mamatay. If so be that being clothed, we shall not be found naked. Okay, so medyo may talinhaga kasi siya dito na yung ating katawan kasi, ito po yung pinaka-ikaw kasi, ito po yung kaluluwa nga. So ano yung ilalagay sa kaluluwa, parang idadamit mo. So yun yung glorified body. Okay? So kasi sabi niya dito, dinidescribe niya, hindi naman tayo, ano eh, pag inalis daw yung tabernacle mo, hindi ka naman wala eh, merong ipapalit. Ano yung sabi dito? Yan, kaya sabi daw, for we that are in this tabernacle do groan being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up to life. So nakikita nyo na, so di na siya mahirap intindihin kasi binigay ko na sa inyo yung ibig sabihin eh. So ibig sabihin lang niya, pag namatay ka, ngayon nahihirapan ka, burdened. Pag nawala na yon, hindi naman walang wala, meron kang ipapalit. Kasi sabi, that mortality nga po, yung pagiging property ng ating katawan na namamatay. Ibig sabihin ng mortality. Okay? Sabi dyan, might be swallowed up of life. Ibig sabihin, namatay nga siya, pero may pinalit na mas maganda. Okay? Now, he that hath wrought us for the self same thing is God. So, Tagalog, ang gumawa sa atin yan, ang Diyos. For also hath given unto us the earnest of the Spirit. So, yan yung last time na pinag-usapan din natin. So, ganito po yan. Parang nakakwento ko na sa inyo nangyari sa amin, di ba? Doon sa Padilla. So, nangangarap na kami doon kasi ang gandang lugar. Kasi nide-develop. Pero, kaya-kaya, abot kaya. So, kaya may nag-ano sa amin doon. Magkano lang, i-down mo. 50K lang i-down mo. Tapos mag-monthly ka na ng 1,000. Kayang-kaya ko yan, para ka lang umupa, di ba? Nangangarap na kami noon, paglaki namin. Ah, paglaki na. Siguro kahit na paano, dito kami titira, ganyan. Nag-down payment na kami, hindi pala maayos yung nangyari. So, nangyari, nabaliwala. So, pero, pag ikaw ay sa Diyos, ang Diyos, kasi sabi dito, ang Diyos ang nag-down payment sa'yo eh. Amen? Naligtas ka, yung earnest of the Spirit nasa iyo. So, sigurado ba tayo may langit tayo? Hindi pwede pili, hindi mo kailangan pilit yan, I mean. Alam mo yun. Pag pumupunta ka dito, nasa iyong pag-asa na anytime, lalo pag nagsisipag ka, nagtsatsaga ka, nagasakripisyo ka para sa Panginoon, tapos may mga risk na kang tinitake, men, mapinagpapalit mo. Bakit mo pinagpapalit yun? Ba't ka nag-sacrifice kung hindi ka naman sigurado sa, di ba? Sa reward ng Panginoon. So, kayong makakalam yan. Kaya nakikita ko sa inyo pag yung iba, kasi kita rin naman sa inyo, yung iba na andyan lang kasi walang magawa.
Yung iba, kaya pag, pag medyo ano na, tinatamad na, soul winning, parang wala. Pag masaya lang magaling. Okay? Kaya minsan yung pastor, gumagawa ng gimmick, sila yun ha. Ako, pag ganun, gadaanin ko lang salita ng Diyos. Ayan na nga eh, yan na yun. Pag nahihirapan na kayo, either magpala or mag soul winning or makinig. Minsan yun lang, mahirap na makinig eh. Hirap pa ba kayong makinig? Subukan niya mag-preach. Nakita niya si Christian ng Sabado. O, ganun yun sa umpisa lang. Yun, sa umpisa lang yung bad. Pag nasanay ka, tuloy-tuloy. Yung iba kasi hindi nagpapatuloy eh. Kaya hindi lang nakikita yung fruit ng... Kaya ako dati sinasabi ko nga lagi sa inyo, ako din ay mahihiyain, bulol-bulol ako hanggang ngayon. Pero nakakaraos naman, di ba? Kaya nga, andito kayo nung first anniversary namin. Ano yun? Nung ano pala, last year. Talaga sabi ni Pastor, si Pastor, si Ais, hindi ko maalam, papastor yan. Hindi ko nakita. Andun lang ako eh, yan. Parang si Christian, parang ganyan. Ganyan-ganyan lang ako. Hindi niya nakita yun eh. Pero pwede yan, basta, again, yung pinaka-importanting bagay, andun ka pala, nag-pray ka, nag-aaral ka. Siguradong reward. Amen? At yun lang, sigurado na yun. Pero yung iba nga kasi, pag pinanghihinaan, parang wala. Yun lang. Pray natin yung mga iba nanghihina, ano lang yan, medyo kailangan ng ano, follow-up. Ngayon lang yan eh. Sa dami nga natin na-share na eh. So, pray natin din pala, mayroong nag-text sa akin, buti nga, ano, nag-chat. Sana matuloy sila sa Sunday. Amen. Matagal ng baptist, kaso gusto ng ano, katulad natin. Maganda, di ba? Hindi naman ang ano natin, kaya minsan yung iba, hinahaya lang nating ano, gusto natin mga quality people dito, bago mag-asawa, so pray natin. Saan na ba ako? Kaya ako. So, ang Diyos ang gumawa niyan, nag-down payment pa siya, naintindihan mo yung salita ng Diyos, hindi ka makakalimutan nung batang Kristiyano ako, eh sabi ko sa inyo ngayon, alam ko, napaka, ano nito, napakatalinaga, napakalalim. Tapos, nakikita ko pa nga iba, inaasal-asal to, di maintindihan, iba, magkukot ng mali. Pero ako, naintindihan ko. So, there's something, di ba? There's something talaga, Catholic nga kami dati, iniisip-isip ko, bihira, anong ginawa nitong Catholic, ba't di nila alam to? Kaya naintindihan ko nun, talagang merong wala sa kanila. Talagang tinago sa kanila, kasi hindi nga sila tunay. Pero pag ikaw, kahit batang Kristiyano ka, naintindihan mo to, parang dinipositor, naintindihan mo salita ng Diyos, sinakausap ka ng Diyos, ngayon pa lang, sa palagay mo, in the future, pag pinakita niya na yun ang isa-isa, tas langit, nakita mo na, tas siya mismo, nakita mo na, wow! Di ba? Kaya ganyan po yan. So, nag-deposit na siya akin, tuloy natin, sabi dyan, therefore, we are always confident knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. Okay, mapapaliwanag ulit ako dito. So, sinabing absent, wala. Pag present, andun. In the body, na andun ka. So, again, ito po yung ating kabuhay ngayon. Tayo'y nasa body daw. Wala pa tayo sa Panginoon. Maganda ito kasi proof text po ito ng iba kasi. Yung iba, parang hindi naniniwala sa langit. Yung iba naman, kesyo, matutulog ka muna kung saan. Pinamatay ka, tapos in the future pa yun. Yung mga ganyang aral, ito, pero ito, pinapakitito pag... Ngayon daw, wala tayo sa Panginoon, nandito pa tayo sa body. Okay, mamaya, sabihin niya, pag wala tayo sa body, nasa Panginoon na tayo. So, proof text po yun na pag namatay ka dito, langit ka agad. Okay? Anyway, punta tayo doon. So, ito maganda, naisingit niya lang dito, pero itong konting parenthesis na dito, huwag yun ang masinin yun. Mga langaw eh. Itong parenthesis na verse 7, na dinig nyo na ba ito? Nasa parenthesis lang pala yon. Pero, very famous, bakit? Kasi nga, kaya niya nga siningit yan, pinapaalala niya sa atin, na tayo, huwag kayong naghahanap eh, wala pa naman yun. Hindi ko naman nakita yung napunta sa langit, bumaba dito. Yung mga nagsasabi nun, di ako niniwala sa langit, kasi kung meron sa langit, ba't wala namang bumalik dito, tapos sinabi sa akin may langit. Yung mga ganong filosofo ba? Maraming ganon. Kaya sinasabi niya ngayon dito, dahil pinag-usapan natin yung present and yung future sa langit,
Kasi sabi niya dyan, for we walk by faith and not by sight. Isabihin nun, may mga bagay na katulad ngayon. Ewan ko, naiintindihan niyo lahat na sinasabi ko, I'm sure hindi. Okay, lalo yung mga bata. Hindi naiintindihan yung pinagsabi kanina, ang bilis eh. Diba? Yung qualified bloody. So, pero, at least, manampalataya ka at yung naiintindihan mo ngayon, okay, ay magdadala sa'yo in the future sa kailangan mo makita na hindi mo pa nakikita ngayon. Yun ang sabihin nun. Okay? So, we walk by faith. Ibig sabihin, naiintindihan mo, nanampalataya ka sa kung ano yung naiintindihan mo ngayon. Okay? Not by sight. Hindi ka nagde-demand. Pastor, pakita mo sa akin ng Diyos ngayon. Pag hindi, hindi ako iniwala sa kahit ang pinagsasabi mo. Ha? Eh, hindi ko kaya. O, sige, hindi ako iniwala sa'yo. May mga ganun demand dyan mga yan eh. Pero hindi. Sinasabi sa atin, hindi tayo ganun. Hindi ang pataanan natin. So, balik tayo sa ngayon sa context kanina. Sabi dyan, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Yung sinasabi ko kanina. So, sinasabi, again, ang context itong buong to hanggang kaninang last week, chapter 4, paglilingkod sa Diyos. Yun yung pinakamalaking context. Kaya may mga pinagsasabi siya dito, mga doktrina, inusuportahan niya yung katotohanan dapat maglingkod tayo sa Diyos at matapat. E kaso minsan, kailangan nating alam mo na, mapatay. Hindi naman lahat eh, di ba? Hindi mapasukin sa mall. Kaya sitahin, magbayarin ng ano. Kaya nag-soul winning dito, hindi kayo nakamas. Ano naman yan? So dapat okay lang sa atin yun. Hindi tayo natatakot. Hatihin to dahil doon. Okay, again, we're confident, I say, willing. Okay lang sa akin, mamatay. Yung sabi dyan, absent from the body. Alisin ako sa body, okay lang sa akin yun. Bakit? Kasi, kung namatay ako, di present with the Lord na ako. Itindihan nyo na, ha? So, ganyan po kasi medyo, ganyan yung thought process ni Paul, eh. Yan, so ngayon, wherefore? Kung sinabing wherefore, dahil doon. Okay, pwedeng why or pwedeng for this reason, ang sabihin niya. Tandaan niyo kasi madalas yung mga sa King James. Sinabing wherefore, dalawa yan. Either for this reason, okay, at pwede rin why. Pag nagtatanong siya, why yun. Okay? Tandaan niyo yun. So dito naman, wherefore we labor, sabihin, for this reason, we labor. So bakit tayo nagpapagal? Ba tayo naglilingkod ng matapat? Kaya nahihirapan tayo? Yung mga nasabi kanina, sigurado naman tayo sa langit eh. That whether present or absent, we may be accepted of Him. So, ano yung sabihin nun? Alala nyo kanina, yung absent, present, kahit nasan ka pa, ibig sabihin. So, obviously, lalo na dito, dahil dito tayo tinuturuan eh. Wala pa tayo sa langit, andito pa lang tayo sa langit, ang gusto natin, maglingkod tayo at tayo ay maging katanggap-tanggap sa Kanya. Yun yun. So, ito na. So, ito merong doctrine dito na pumasok, no? Itong isang event sa ating timeline, 10 times. Sabi dyan, for we must all appear before the judgment seat of Christ. So, yung judgment seat of Christ na tinatawag, isang event yan sa timeline nga ng end times na yung mga mananampalataya muna. Okay? Kasi ang sinasabi nyo dito, we must all appear. Ibig sabihin, alam nyo ba yung judgment seat? So, dati, naka-attend ako sa ano ni Daddy, sa trial eh. Tsaka, sa mga pelikula, makikita nyo naman yan, di ba? Yung mga, kailan lang, yung Amber, tsaka si ano, di ba? Kahit ayaw mong pakinggan, nandun sa ano eh, nasa feed eh. Pinag-uusapan ako sino-sino. Talagang di ko nyan ano yun, kasi alam ko, pang-distract yun eh. Pero, yung iba dun, na-catch ko pa rin, kasi nga, lagi yan dun eh. Tsaka, yung ibang preacher, tinatouch. But anyway, alam niyo yung judgment seat, di ba? Nakita niyo? So, andiyan ka, hinahatulan, pinagbintangan, inuusig si Ezekiel na nagkabit ng bubblegum. Mari lang, di ko alam ha. Anong ebidensya? Ay, nakita ko po dito, umupo si Ezekiel eh. Tapos, pag ano dun, meron ng bubblegum. Di kinakabahan ka na nun, di ba? Kinakabahan ka na nun. So, alam mo na, kung alam mo yung batas, may parusa yan in the end, di ba? So, ganun po yung mga trial na yan. Pag, yung judgment, ipapataw na. Kinakabahan ka na nun.
Pero kung hindi, kahit may ano ako, kahit righteous ako, pag sa mundo, makabahan ka pa rin kasi alam mo, unrighteous dito eh. Kahit wala ka talagang ginawa masama, pwede ka pa rin maano eh. Kaya problema. Pero maganda sa Panginoon, hindi ganon. Amen. Kaso, kahit mga Kristiyano tayo, siguradong hindi tayo sa impyerno, meron pa rin tayong ano eh. Siyempre, inaasam natin yung maayos na reward sa langit. Diba? Yun ang gusto natin. Kasi sabi dito, sa judgment seat of Christ, ang atin po dyan, ano mo tawag dyan nila? Yung mag-a-appear, yung mga, ang tawag sa mga party nun? Umutang ko. Mga defense, saka opposition ba yan? Prosecution, saka, anong tawag doon sa ano? Dependent, saka, ano man yan? Yung pinaka, ano, accused. Accused ba yan? Yan. Anyway, lahat tayo mag-a-appear doon. Pansinin nyo, hindi sinabi dyan na impyerno o langit. Pansinin nyo yun kasi iba dyan nagkakatalo eh. Ano sinabi dyan? That we may, that everyone may receive the things done in this body. Ang linaw, di ba? Ngayon nasa earth ka ngayon, dito ka magsipag, dito ka magtino, dito ka magsipag, dito ka magtapat. Umiwas ka sa kasalanan, iwasan mo lahat dyan ngayon yun. Hindi pwedeng, pag, Lord, pag nasa langit ako, doon ako mag-isipag. Wala na yun. Rewarding na yun eh. According that he had done, whether it be good or bad. So, tandaan nyo po yan kasi minsan, bibigay sa inyo yung challenge eh. Eh. Sabi sa inyo, dapat gagawa tayo ng mabuti para maligtas. Hindi, hindi sinabing maligtas niya. Ano lang yan, either reward. Sabi lang dyan, may receive the things that is done in this body. So, rewards yun. Kung mabuti ginawa mo, may rewards ka maganda. Pag hindi, ano, walang reward. Okay? Knowing therefore, ito, ang ganda ito. Inabisado na ba natin ito? Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. But we are men. Hindi muna, first part muna. So, anong sabihin yan? So, yun yan, naintindihan na natin na later may judgment seat. Husgahan tayo ng Diyos. Ngayon, anong gagawin natin? Alam natin, sa kanila may impyerno. At sa mga karnal na Kristiyano, sayang ang rewards. So, anong gagawin natin? We persuade men. Hindi sinabing pilitin, ha? Persuade. Ano yung persuade? Kumbinsihin. At madalas, ay hindi. Paano natin kinukumbinsihin ang tao? Ipilitin natin? Oh. Wala kang sweldo pag di ka nag-church. Pansinin nyo yun. Kaya hindi natin ginagamit. Napansin nyo ba sa akin yun? Huwag mong gagamitin yung ano. Hindi ka umatend. Wala kang ganito. Ngayon, iba naman yung nag-earn yung rewards, ha? Pero pag may kinalaman spiritual, huwag nyo ganito. Oh, baka... Hindi ka maligtas niyan. Hindi ka ma-attend. Huwag ganun. Ha? So, yan. So, kailangan, alam mo, ang judgment ng Diyos, again, sa mga unbeliever, impyerno. Kaya, soul winning tayo, soul winning. Amen? Soul winning pa rin. Kahit matigas ang ulo, balikan namin kayo na. Kung mabalikan namin kayo, hindi, hindi. We persuade men. Bakit? Ah, sabi dito. But we are made manifest unto God. Yung sabihin nun, and I trust also are made manifest unto your conscience. So, sinasabi kasi ni Paul ganito, minsan nga ang hirap, minsan patunayan yung sarili mo sa ibang tao. Men, paano mo sabihin, laman ka ng puso ko? Sinabi mo lang yun eh. So, pagkita mo, yung sabihin kaya manifest dito, sinasabi ni Paul, ako, nalalaman ko, ako ay matuwid, matapad sa Diyos, at alam ng Diyos yun. Kaya sabi niya, hindi ako sigurado sa inyo. Okay? Makinig, makinig. Ano ba yan? Oh, makinig. Yes, kaya sabi ko lang eh. So, ang hirap sabihin, katulad niya, sa napansin ko rin sa inyo, iba sa inyo, ang ginagawa sa pastor, parang ano, ginagawa, sabay, ganun talaga eh. Sabi mo yung cosmos, ang pastor, ah, pastor, ganyan naman ako, ganyan ako, kaya sumbuan yung pastor eh. Kaya i-absorb mo, titimbangin mo eh, pag may nag-aaway dito, hindi mo alam kung ano talaga nangyari. Ngayon, kung may kailangan isabihin sa akin, sabihin nyo lang. Amen? Yan. So, sa Diyos naman, paano papakita ang maayos ka sa Diyos? Alam ng Diyos yun. Pero ibang tao, hindi. Okay? Kaya sinasabi nyo dyan, I trust also are made manifest unto your consciences. Sabihin, sana naman, nakita nyo naman, matino kami. Katulad niya, kasi pag iniisip ko po yung mga dating yan dito na naginawa natin ng mabuti, amen? Alala nyo ba yun? Wala tayong ginawa masama sa kanila, ginawa natin ng mabuti.
pinakitaan natin na mabuti. Tapos parang wala lang sa kanila. Nung tatanong ko ngayon, ano pa bang kulang? Nakita niyo ba yun? So, syempre, inintindi na lang natin na minsan yung ibang tao, hindi nila maintindihan yung dapat nila maintindihan. Kaya pag nakaka-stobo na, pakiano nyo na lang. Dapat alam nyo na rin yan, okay? Nga assist. Na ano tayo eh, na puputol tayo. Importanteng bagay pa naman. Okay, so yan, hindi po lahat ng tao, again, nakakwento ko na naman sa inyo sa church. So sa, yan, kasi sa maganda pag lumaki ka talaga sa church eh. Iba nagtatanong, paano mo magpastol? Alam mo, may course ka lang na tapusin sa college. So sa church, nakita ko, yun nga, si pastol, syempre, ganito rin, yung nag-preach. So may napansin ko, ibang tao, parang iba yung take. Meron pa nga doon parang ano, sabi ni, bay, may pagkaloko-loko yun eh, sabi ba naman. Hindi ko makalimutan eh, sabi. Na-psychology lang tayo ni pastor eh, sabi. So, pag ikaw yung bagong Kristiyano, narinig mo yun, anong gagawin mo? Diba? Maano ka rin eh, baka nga totoo. Eh. Dududa ka eh. Kaya gusto ko sabihin sa inyo, hindi tayo lahat pare-pareho dito. Hindi ibig sabihin umate niya, praise the Lord. Amen? Yung mga tunay na naglilingkod sa Diyos, makikita mo may ano, may na ano sa kanila, tag dito. Wala tuloy ako eh. May napupudos silang yung maayos na product, kumbaga. Nakikita mo ito, maaasahan to kasi ganito. Okay? And then, diba, for example, si Daddy, maaasahan to kasi sabi niya, maayos daw itong aircon, tas totoo naman pala. So, sabihin, may ano agad, magtitiwala ka doon. Amen? Nakikinig ba kayo mga bata, ha? Kasi kahit pag nagtrabaho kayo, ganito yung dapat naintindihan nyo. So, hindi ibig sabihin pumapasok ko sa opisina, sumusweldo ka, okay na. Tapos magde-demand ka na kasi ganun paulit-ulit yung ibang na ano ko, nagde-demand. Eh, tagal ko na dito, ganyan pa rin. Ganyan yung makikita sa opisina, huwag niyong gagayahin. Nakakahiya kayo. Kasi parang nagde-demand kayo sa ibang tao na wala. Kung matalino yun, alam na eh, kasi wala ka namang pinapakitang maayos na ano eh. Resulta eh. Diba? So, ganun din. Ako, marami na ako sinasabi sa inyo, katulad yung pag-inom ng bata. May dapat nag-aasikaso na niyan, hindi ko na kailangan sabihin. Okay? Kasi matagal na tayo dito eh. So, tulungan na lang kung sino yung dapat. Napunta talay tayo dyan. Kasi ganito nga, ibig sabihin, ayun, kaya yung nakita ko sa church, nakita ko na yun, hindi magtatagal sa church to. Kaya hindi ako nagsasalita kasi wala naman ako sino ba ako. Ordinary member ako dyan eh. So, ganun din kayo, mag-observe kayo. Huwag kayong matitisod kung kanina dito na siya yung bida ngayon, bandang uli, mausisa mo, wala na yan sa church. Sa pangit nung, bakit wala na si Bad ganyan? Ganyan tayo sa church. Huwag ka agad kayong ma-impress na, ngayon, ano nyo, encourage nyo, ma-attend, ganyan-ganyan. Naglilingkod. Pero marami dyan, like kung ano kwento sa inyo, kasi yun observe ko. Una, sila yung bida-bida doon, bandang huli. Wala. Si pastor, ganun din. Lagi niya kinakwento yun. Kaya yun na-absorb ko eh. Ano nangyari? Active siya ngayon, bandang huli, wala na. Basahin mo yung Bible. Ano sabi sa Bible? Marami rin sa Bible. Noong una, kala nila, kapatid, bandang huli, umalis, kasi hindi pala ligtas. Si Judas, ganun. Amen? Kaya sabi dito, ako, kilala kami ng Diyos. Eh kayo, kilala nyo ba kami? Nahahalataan nyo ba na kami totoong naglilingkod sa Diyos? Yung sinasabi dyan. Nasa sa inyo na yun. O yung konsensya nyo ay natatouch ng aming paglilingkod na tunay sa Diyos. Ganyan. Tutuloy natin ha, kasi putol tayo. Hanggang 14 tayo. Ito, so babalik tayo. Naalala nyo yung mga early ano, chapter? Chapter 3 yata yun, no? 2. Babalik siya, sabi niya, for we commend not ourselves again unto you, hindi ako nagbibida lang. Alam niyo, napansin ko sa mga mapagbida, ganito. Kahit saan to, kahit saan, sa trabaho, sa forum, kung saan man yan, hindi nila gustong pakinggan yung isang tao.
Pansin niyo, pag kayo napansin niyo sa sarili niyo yun, may problema kayo. Ay, nagtanong ka, bakit ganyan paniniwala mo? Kasi ganito, ganyan. Hindi ka pinapakinggan, or ikaw, hindi mo na siya pinapakinggan, ayaw mo na siya pakinggan, tapos gusto mo lang batuhin ng anong bala mo dyan, yan ang tawag nila sila sa bala, yung tawag nila dyan. Okay, mag-upon ka ng bala, pero siguro doon mong sakto. Baka binabaril mo yung ibang hindi mo dapat barilin. Amen? Magkakaintindihan ba tayo? Medyo matalinhaga, ha? O example nga, kailan ba to? Ito kasi kailan lang nag-ano ko ng ating hymnal, no? So, nireview ko ulit lahat. Napansin ko doon yung ibang author pala doon, Catholic, Methodist. So, ang tanong, ba't ating kinakanta yun? Diba? May Lutheran. Tanong, kakantayin ba natin yun? So, nabalik sa akin yung mga naaral ko nung past years. Hindi naman tayo andyan para maghati-hati sa religion lang. I mean, yung iba dyan, katulad nga ni, kung naalala nyo, sino yung sa King James na ginamit ng Diyos na Catholic? Sino nakakalala? Napakatalinong tao. Isa sa mga pinaka-character dun sa seminar natin. Nagkukumpara sa wala pa, sa ano pa lang, early times pa lang. Siya yung nag-compile, siya yung nag-translate bali lang sa Greek. Inumpile niya kasi, ano na po yan eh. Greek naman sinulat yung New Testament, pero kalabo-labo yan eh. So, kinumpile niya yung tamang mga talagang salita doon. Sino yun? Catholic siya. Letter E, nagsisimula. Okay. Erasmus. Okay, tandaan niyo yung mga ganun kasi mabanggit yan. So, Catholic yun. So, isabihin, wala pala to, Catholic to. Ginagamit na ibang tao yun sa atin. Kaya meron silang sariling, si Erasmus, galing ng mga Erasmus, yung Catholic yun eh. So, hindi tayo ganun. Balik tayo dito, hindi, pag may kausap ka, at gusto mo ang katotohanan, pakinggan mo rin siya. Kasi doon ka palang makakapag-relate sa kanya, tsaka makakasagot. Makakasagot ka ng tama pag naintindihan mo saan siya nang gagaling. Okay? So, yun. So, ba't ko mapunta doon? Kasi nga, hindi tayo nagbibida dito. Yung mga mapabida dyan, gusto nila sila lagi yung napapakinggan. Ang problema doon, lalo sa panahon natin ngayon, na naka-record dyan. Kaya yung iba, na-expose eh. Ni-record mo yan, nagbibida ka dyan, lahat na sinabi mo, pwedeng gamitin laban sa'yo. Nasa Bible din yun. Okay? By your own words, thou shalt be justified, and by thy words, thou shalt be condemned. Sinasabi sa Bible. Kaya mag-iingat tayo. Kung hindi mo naintindihan, huwag mo sabihin naintindihan mo. Amen? Mas maganda maging katotohanan. So anyway, sabi John, binabalik lang niya, hindi kami nagbibida sa inyo, but give you occasion to glory on our behalf. Malalim, no? Hindi naman. May sabihin lang nito, parang ganito. Kunwari, ganito yung bigyan example. Kunwari, may naisip akong magandang bagay. Talagang revolutionary, kung ano man yan. Okay, ang talino na yung Pastor Ace. Ang gagawin ko ngayon, sa halip na, kasi alam ko, maano ako masyado nito. Sabihin nila, masyado akong magaling. Ang gagawin ko ngayon, ituturo kay Brother James. Ituturo kay Brother DM. Sige, ikaw na. Yan ang totoo. Di ngayon, pinangaral ngayon ni DM. Yung galing ng DM. Nakita niya. So, sino pinuri? Nung iba, obviously ang Diyos, lagi siyang patas. At mapurihin niya kung sino dapat. Pero ngayon, huling. Isa sabi dito, ang gusto ni Paul, kaya tinuturo niya yung tama para naman ang mag-glorify yung actually kayo, yung mga tinuturoan niya. Naintindihan niyo ba yun? Yun ang sinasabi niyo dyan. Hindi kami nagbibida. Kaya, yun ang nakita ko din sa mga Baptist po. Nung kaya ngayon, nakakasa din Baptist din nila. Lagi sinasabi sa inyo, nakuha niyo yun. Hindi natin kailangan yan eh. Parang ginagawa nila tayong mababaw. Parang gusto nilang by means of legislation, makilala tayo. Ano yun? Parang insecure. Alam niyo ba insecure? Diba? Mapansinin niyo ako. Pag naglilingkod ka na sa Diyos, di ba kailangan mapapansin, pansing-pansin ka na.
Ganun yung mga nakita ko mga totoong baptist, makikita mo na, mababasa mo na lang, ba't hindi sikat to? Siya yung gumawa nito, hindi siya sikat. Hindi siya, okay na sa kanya yun eh. Kahit sa technology, ganun din yung mga yan. Kilala nyo ba sino nag-invento ng computer? Sino? Charles Babbage. Hindi kasi tulong-tulong naman yan eh, di ba? Anyway, hindi na importante minsan, yung ikaw yung naka-invento, tapos ipapangalan mo yung sarili mo sa na-invento mo, di ba? Hindi na importante lalo sa atin. That ye may have somewhat to answer them which glory and appearance and natin na yan. So kaya, makikita mo ngayon, kung nakita mo na, si Paul, ni ang tinding lingkod ng Diyos ito, hindi siya nagmalaki. Ngayon, pag may nakita ngayon nagmamalaki dyan, kitang-kita mo agad yun. Hindi ganito yung tunay na lingkod ng Diyos. Intindihan nyo ba yun? Yun. Makikita mo sila. Dahil ko pang gusto sabihin dito, pero kailangan tapusin, no? Sabi ng glory and appearance, ang isipin noon, mapuri. Alay ko sinasabi sa inyo yung mga advertisement, di ba, ng mga milyonaryo. Pinaulitin yun. Sabi, ano yung kapaligtaran ng glory and appearance? Glory in heart. Glory in heart. Ibig sabihin, masaya ka dahil naintindihan mo yung tamang paglilingkod. Kahit pa hindi ka napapurihan, hindi ka yung napromote, hindi ikaw yung kumita. Dalas ganun yan eh. So sana ganun na. Sana naintindihan nyo ako. For whether we beside ourselves, it is to God, or whether we be sober, it is for your cause. So parang inuulit nila kanina idea, nilagay niya lang sa ibang salita. Nagsabihin niya na hindi niya gustong makita yung sarili nila para sa Diyos yun. Yung sabi niya. At ibang bagay pa, para din sa mga tao. Sa mga kapatid, ha? Hindi tayo ngayon sa ating text. Sabi niya, for the love of God constrain us. Kasi ganito yan, eh. Nakikita niyo ng gano'n katinding at napakabuting lingkod ng Diyos ni Paul, di ba? Kaya si pastor niyo, nakikita niyo, wow. Napakabuti ni pastor. Ang ginagawa ngayon ng iba, masyadong tinataas yung tao. Magagawa sila ng programa, nakisyo ganyan. Ito yung nagawa ng tao, ito yung nagawa. Ang nangyayari, ang magaling doon kasi yung mga kulto. Pansinin niyo po yan, kaya yung naturo ko na rin dati dito, matagal tayo, pero yung gusto ng Diyos, yung theocracy nga, gusto niya, ang Diyos na namumuno sa pamamagitan ng kanyang piniling tao. Okay? Sa sanlibutan, hindi, gusto nila hari. Pipila lang pinaka-pogi, pinaka-malakas, pinaka-matalino, para sa atin ngayon. Di ba? Ilan lang, inaugurate, no? Bihira. Ang sasaya ng mga ano. Hindi nila naitindihan yung history. Kaya ikaw, mapapaano ka na lang eh. So, nagpipinipili kung sino yung pinakamagaling. Naitataas siya. Pag naitataas siya, ngayon ano mangyayari? Kung anong sabihin niya, yung mga taong hindi nag-iisip ha, kung ano sabihin yung pinakamagaling niya, yun ang tama. Doon pumapasok yung kabaligtaran itong ginagawa ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Na iniiwasan namin na sobrang galing mo pala, anumang sa palagay mo dito? O, yun na yun, tama na yun, sigurado, sinabi ni Pastor yan eh. Hindi tayo ganun. Hanggat maaari niya, itago mo yung sarili mo. Or, talaga ikaw nakaisip, kung ikaw yung gumawa, sige, pero hindi mo na kailangang dagdagan pa yon sa appearance ng iba. Okay? Anong gusto kong gumawa ng topic tuloy sa Sunday nito eh. Ganda kasi. Anyway, so punta tayo ngayon sa pinaka-text ng ganun. So kung si Paul ay napakatinding lingkod ng Diyos, ang tanong ngayon, ano yung nag-drive sa kanya? Amen? Kasi ito po, banggitin ko ulit ha, medyo mga bata. Anong gusto nyo, maman? Bigyan ko yun ng tip. Sa economy natin, kaya naging maunlad yung mga bansa, alam nyo kung bakit? Kasi nga yung tinatawag nating kapitalism, yung iba kasi inaano yan eh, parang dinadown yan eh. Yung mga komunista ang utak. Eh yung mga kapitalista naman, medyo napapadepensa kasi nga, parang ano sila eh, parang evil sila ang dating eh, pag ikaw ay kapitalista. Pero yun ang tama, yun ang ano sa Bible eh. At kaya yumaman sila, ito yung sinasabi nila, totoo to. Dahil
pag maayos yung sistema, yun nga, capitalism na sistema, binibigyan ng chance at ini-empower yung mga tao ngayon na yumaman. Pag sila ay masipag, matyaga, at matalino. Okay? So, kaya po yan, kaya, minsan, ang ganda rin pag-aralan yan, kahit yung mga billionaire, pag-aralan yung buhay nila, ako pinag-aaralan ko yan, in a way, mabilis lang. Hindi ko sila iniidolo, ha? Inaalam ko lang kung ano dapat kong malaman about them, ang ginawa nila. Para may turo ko ngayon sa inyo yung tama. Okay? Ganun po yan, hindi sila nahihiya, talagang pera, pera, ito. Yun eh. Kaya gusto ko sabihin dito, nag-drive sa kanila, talaga naman, naging matagumpay sila, ano, pera. Alam nila, sa US, protektado ka ng batas. Hindi ka pwedeng nakawan lang, amen? Tsaka yung mga investment mo, protektado yan ng batas. So, kaya yumaman sila, todo-todo, bandang huli, na nag-benefit din naman yung iba, amen? Kaya ano yung pinakamotibo nila? Pera. Sama ba yun? Hindi. Yan. So, sa area na yon hindi masama kasi nakinabang sila. Pero, alam natin sinabi sa Bible. Pagdating spiritual, pagdating sa mga bagay na eternal, masama yun. Kasi, ang mangyayari ito, kung puro ka pera, 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 may iseset aside mo lahat ng bagay na sa Diyos. Tandaan nyo kaya sinabi doon sa 1 Timothy 6:10 na for the love of money is the root of all evil. Amen? Ganun din, kanina lang, binabasa ko yung... Sorry, napatagal ako. Kasi sarap eh, di ba? Ano kompleto yung ating ano? Bitawa natin doon, di wala tayong pakinabang. Si Acosta, kilala si Acosta? Yan, pau-chip, di ba? So, hangang-hang ako dyan kasi nga, kahit paano, pinaglaban yung mga... Totoo lang naman, di ba? Bakunahan, pilitin. Pero, dahil finalo ko na siya, syempre, lahat ng paniniwala niya doon, di ba? Bandang muli, sinasabi niya kanina, mga babae, empower the women. Sabi ba naman doon, ang pinakasalan mo ay successful woman, parang ganun eh. Parang kakaiba, di ba? Kasi nga, matalino eh. Inisip-isip ko sino kaya kasama ng lalaki nito. Ilang inisip ko minsan, re-research yun eh. Gusto ko sanang barahin, pero baya mo na eh, nakakatulong naman siya ng bagay. Pero gusto lang sabihin, dahil ang idea niya ng success ay pera, posisyon, katulad ng meron siya. Baptist ba siya? Dating daan nyo, no? So, kung sinasabi nyo, parang nag-preach nga minsan sa page niya yun, eh. Puro good works. Okay? So, the more na successful ka sa sanlibutan, the more. Again, di lagi, ha? Unless talagang, alam mo, parang Daniel ka. Kung Daniel ka, na alam mo yung kalooban ng Diyos, pinaglaban mo, alam nyo na si Daniel, di ba? Hindi siya nag-compromise, pero mataas siya. Unless na ganun ka, i-let go muna yan, pera. Kaya, ang gusto kong sabihin doon, balik tayo natin, yung mga billionaire, naintindihan nyo ba yung mga billionaire ngayon? Naisip nyo ba yung gano'ng karami pera nila? Minsan, may mga sa YouTube, may mga ganun, ano eh, mga infographics, di ba? Ito yung pera ni ikaw, yung ordinaryo. Ito yung ginagawa nilang, ano, dinadiagram nila. Napakarami, billion, pag 100 billion, hindi mo na ma-imagine yun. Amen? Punta tayo spiritual. Si Paul, ano nag-drive sa kanya? Hindi pera. Kasi ginugulpi siya, kinakalaban niya yung dati niyang mahal na religion, ano daw? Sinasabi, hindi lang siya, pati yung mga sumusuporta sa kanya, tsaka mga kapwa niya lingkundan siya, nag-constrain sa kanya. Bakit hindi niya ginagawa yung gusto niyang gawin, pero hindi niya ginagawa? Like mag-relax-relax, di ba? Hindi niya ginawa yun at kahit gulpin siya. Ano kaya yung pinaka-goal niya? Hindi pera eh. Ano yun? Nakita niya yung pag-ibig ng Diyos. At nakita niya pupunta sa impyerno yung mga tao. Totoo yun. Iba, walang idea ng katotohanan na yun. Pero tayo meron. Amen. So, ano nagawin natin ngayon? So, kung minahal ng Diyos yung mga tao, dapat ganun ka rin. Hindi mo mapatayin ng Diyos. Obviously, hindi mapatayin ng Diyos. Pero at least, naintindihan mo yung pag-ibig ng Panginoon sa mga kaluluwa. At ngayon, kahit gusto mo mag-relax-relax, bayaan natin yung kalaluwa na yan. Gusto mo nang pakilam natin sa kaluluwa nila. Di ba?
Hindi ganun. Isipin mo lagi, sayang tong isa, dalawang kaluluwa. Hindi lang sa atin, area eh. Iniisip natin. Kahit tanggihan natin yung ano, masakit sa atin yun, yung mga umalis dito. Pero ganun talaga, ganun lang tayo. Hanap tayo sa iba, ganun lang yun. Kaya ang pinaka nagda-drive sa atin dapat, ang pag-ibig ng Panginoon, pag naiintindihan mo yung pag-ibig ng Panginoon, yun na yun. Enough na yun para maintindihan mo ibang bagay pa na minsan nahihirap intindihin. Ba't ako mag-sakripisyo, ba't ganyan? Mahal pala ng Panginoon to, mahal pala ng Panginoon to, mahal pala ng... So ngayon, kahit ayaw mo nang gawin, mahirap, para kang ano, hindi ka na iniisip, soluwinin tayo ngayon. Nako, may gagawin ako, pero sige, karang hindi ka na nagtatanong eh, constrain ka na. Automatic na yon. Church na naman. Luluto na lang ako, tapos itong mga to, hindi kinakain, mga ganon. Lilinisin ko na yung upuan, mamaya, bubble gum na naman. Tapos feel na, mag-pray ako dito, feel na feel ko pa, tapos iba, hindi man lang nakapikit. Amen? Amen. Tapusin na natin dito muna, kasi hindi tayo ano eh. Alas 5 na eh. Sana, ano, may na-accomplish tayo pag tayo nag-aaral. Maganda mo sa atin, kaya naka-record dyan para ma-review nyo. Pero kahit din nyo ma-review yan, ako, mga preaching ni Pastor, nirecord ko sa puso ko yun. Amen? So, ganun kayo. Basahin nyo, hindi lang yung salita, pati yung mukha ni Pastor. Ano kaya ang ibig niya sabihin? May pag-ganun-ganun pa siya. Amen? Sige, next time, tuloy natin yan. So, let's pray, Lord. Maraming salamat. At medyo malalim, Panginoon, ang inyong pag-ibig nga sa amin, Panginoon. At yun, nakita namin dito, Panginoon, yung mga bagay na patungkol sa inyo, yung mga goals and mga plans, ay pinapakita rin nyo naman sa inyong lingkod. Unti-unti sa amin din nawa. Ay maintindihan mo namin, mag-partake kami doon in the latter end, Panginoon. Kung ngayon, mga bata kami, just planuhin na kung paano kami makakatulong sa gawain. At sa inyo, Panginoon, ang minahal niyo yung mga taong to, Lord, hindi naman pwedeng lahat sa langit. But may paraan, Panginoon. At yun nga po yung binanggit niyo kanina sa last part. The ministry of reconciliation, pinagkatiwala niyo sa amin. Hindi po sa mga angel, hindi sa mga hayop, hindi sa libro. Ito po yung sa mga mananampalataya, yung anak niyo, Lord. So I pray na maintindihan po namin ang importansya, Panginoon, ng gawain. At magplano kami, maganda, mag-accumulate ng skills para maging kagamit-gamit sa inyong gamit. Gawain, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo pong mag-tuloy na mag-bless sa mga trabaho, pag-aaral, Lord, ang mga plans. Salamat po sa tutulong, mga sponsor, mga mag-pray din, nalangin sa aming ministry dito, Lord, na pong mag-suporta, i-pray na church nito, Lord, ay magpapatuloy at mag-strive, Panginoon, lalago sa inyong kalulatihan, Panginoon. So, kayo pong malulati. In Jesus' name we pray.